First impression ko sa Atlas, honestly, na-intimidate ako. Na-intimidate ako kasi ang laki niya, tapos ang liit ko lang kasi. Yo, what's up? My name is Jay from EV Manila. I've actually been riding more than 2 years. Nagsimula ang fascination ko sa Mober and Xiaomi. Then it soon evolved sa mga hyper scooters. So, kaya excited kami nung na-invite kami pumunta dito. Hi, my name is Josh. I've been riding for almost a year now. First impression sa Atlas, very visible siya. When we were coming here sa place, na-notice na namin agad siya. Kasi yung size niya, yung built ng scooter, surprisingly, hindi siya mabigat compared sa physical appearance niya. While we were riding it, it was very agile, madali siya i-maneuver. Once you start riding, it's very comfortable. My name is Noel Chatela and I'm a creative designer. I've been riding electric scooter since 2020. In comparison kasi, well, it's the power talaga. May power siya kasi medyo iba yung feeling. Magagamay mo naman siya kasi hindi naman siya jerky. Hindi tulad ng iba. Siguro mga 5 minutes, ma-master mo na kung paano siya i-ride. Coming from a NAMI user na alam naman natin na NAMI is king of suspension daw. Pagdating sa mga EKS, I was surprised sa suspension nito. Kanina nasa daan, nilalaro ko siya. Sabi ko, uy, okay ito ah. Hindi mo ramdam yung mga bumps or imperfections. It's unique when you look at it. It's very visible. The power is there. Maneuverability-wise, it's good. Yung suspension niya is good. So with the common Metro Manila roads, kayang-kaya niya. Actually, yung na-test ko is gear 1. They said na up to 45 kilometers per hour. And sa weight ko, for reference, na 80 kilos, I was able to get 42 the most, which is not bad para sa gear 1. Take note, gear 1. Once you ride a Lycan, yun pala, ang ganda pala niya gamitin. Masaya siyang i-ride. Gusto ko yung suspension niya, tsaka ayun, nimble, at hindi siya nakakatakot. Kanina nung tinest ko si Atlas, actually nakailang laps ako dito. Kasabay ng traffic, I would say yes, kasi kaya niyang sumabay sa flow ng traffic. That's the problem sa mga small scoots na iba eh. Kaya sila nagiging nuwisan sa daan is hindi kaya ng speed. So, i-partner mo pa sa comfort niya. So, hindi ka may stress sa ride. Even sa long rides, pwede mo siyang dalhin. So, well, it really depends na lang sa configuration mo siguro sa battery, kung magka-range extender ka. Pero, you can use it for long ride or everyday ride. Hindi ka mapapagod dito. So, very different siya actually sa scooter ko. So, compared sa ginagamit kong scooter. Nakaka-intimidate na siya tignan, guys. Pero okay siya. Definitely Atlas niya.